Hello guys, ito itutol ko kayo sa aming paaralan sa Mabalacat, Pampanga. Ito ay ang Lacandula Elementary School. Dito ako nagtapos ng elementary, dito rin ako nag-graduate at dito ako nagsimula nung bata ako. So halos malaki ang pagbabago ng eskwelahan mula nung nag-graduate ako nung 88-89. So dito lahat ng aking memories nung bata ako. So marami akong alaala dito kasama ang aking mga klase. So ngayon nagkanya-kanya na kami ng buhay, pero ako binalikan ko pa rin kung saan ako nagtapos ng elementarya. Kasi doon din naman kami nakatira sa aming barangay, sa Lacandula, Barangay Lacandula. So ang aming paaralan ay still nandun pa rin. So ngayon binabalikan ko yan at meron akong kahit natulungan sila sa abot ng aking makakaya. So kaya lagi ako nandito sa eskwelahan namin. Baka daw yung mga buto ng manok dyan. Ako walang sila. Mami, ako ng buto ng manok. Diyan ko naman video kaya kayo. Diyan mo kong kopya ni Mars. Kasi mangwa kang picture ang pang video. Ryan, sino kang graduating? Diba? Yan yung panganay mo. Congrats! Yan, nakuha mo yung stab mo, no? Stab. Naging pamalawang kami ng mga damay ng bayan ng Incorporated, ito sa non-government organization
Sandali na lang tayo. So, malapit na tayong matapos. So, bago po umpisahan ang aking school, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga guro. Okay. Ito ang aking mensahe ngayong hapon. Wala akong kopyang dala. Wala akong minememorize. Dahil ako'y excited na ibahagi sa inyo kung ano man ang aking nararamdaman. At gusto kong ipasok sa inyo mga isipan at puso kung ano ang sasabihin ko ngayong hapon. Ako pala si Edgardo B. Flores, kilala sa pangalang Guy Guy Flores. Nakatira ako sa 12th Street. Mga bata pa kayo ngayon, pero yung mga magulang nyo halos kilala nila ako. Kasi lumaki ako dito sa Lakandula, sa barangay natin. At dito din ako nag-graduate noong 1988 and 89. So hindi ko akalain na isa ako sa magiging bisita nila dito. Dahil ang akala ko, yung mga nagiging bisita nila dito na tagapagsalita, kailangan graduate ka ng doktor, engineer, police, kailangan cum laude ka, valedictorian. So, nabigla ako nung inimbitahan nila ako. Sakto naman na pauwi ako sa Pilipinas. Kasalukuyang natira ako sa Amerika, kasama ang aking mga pamilya. So, nagbakasyon kami dito upang uwihan ang aking ina. Dahil siya ay magbo-birthday ng 80th birthday. So bigla akong inibitahan ng paaralan. So nabigla ako at tuwang-tuwa. Kasi bakit? Eh dito ako nag-aral, dito ako nagtapos. So tandaan nyo mga kabataan, kayong mga nagsisipagtapos ngayon. Kapag may isang bagay o gusto nyo sa buhay na pangarap, basta anin nyo lang, ilaban nyo lang, labanan nyo lahat ng mga pagsubok sa atin sa buhay. So ngayon, ito nga na tuwang-tuwa ako at para akong lumulutang sa alapap dahil yun na nga, isa lang akong ordinaryo na taga-barangay Lakandula at nagsasalita sa inyong harapan ngayon. So, ito ang aking mensahe para sa inyo. Kung ano man ang pagsubok sa inyong buhay, kapag katapos nyo ng elementarya, pumunta na kayo sa high school and college. Kung ano man ang kursong gusto nyo, kung saan man ang buhay na patutunguhan nyo, sulong lang, huwag kayong magpapahinahan ng loob. At ito rin ang ibibili ko sa isa sa pinaka aking key, parang susi. Mahalin natin ating mga magulang. Alam ko, naging pasaway din ako noon, nangungupit ako kay Papa, kay Inang, sa tindahan, pero part yun ang kabataan natin. Naging matigas din ang ulo ko. Pero darating din yung time na magiging serious kayo. Pero sa kasalukuyan, dahil mga bata pa kayo, so ngayon kailangan pa ng guidance ng mga magulang mo. Huwag niyong kakalimutan, kapag minahal niyo ang magulang, ang Diyos hindi kayo kakalimutan na i-bless kayo. Okay, kids? So huwag niyong kakalimutan yon. Mahalin muna natin ang ating mga magulang at tapos ang ating sarili. So, pagkatapos niyong ginawa yun sa buhay niyo, tahakin niyo kung anong gusto niyong pangarap. Kahit ano, cashier ka, cargador, magbi-business ka, magtatrabaho ka sa ibang bansa, mag-aasawa ka, o kahit na mag-asawa na kayo, alimbawa nakapag-asawa kayo, huwag niyong kalimutan yung mga magulang niyo pa rin. At saka yung pamilya natin. So unahin natin tulungan ang ating pamilya bago ang iba. Tandaan. Pero ang mga kaibigan, nandyan lang yan kapag sa kasiyahan. Pero pipili tayo ng mga kaibigan, yung totoong kaibigan lang. Okay? So ngayon, mga bata,
kapag kayo ay nakapagtapos, nakapag-abroad na. Halimbawa, nakapunta kayo naka-abroad. Katulad ko, nakapunta ako naka-abroad noong 2016. 5 taon pa lang ako sa Amerika. Pero marami nagsasabi, syempre may bachelor din ako. Hindi mawawala yon. So lalo na nakabilang ako sa LGBT community. So hindi ko kinakaya yon. At proud ako na ipagsigawan na ako ay isang LGBT community. So dahil LGBT ako, sasabihin na wala kang kwenta, wala kang ganito, ganon. Huwag niyo silang papansinin yung mga passion natin. Basta focus lang kayo kung anong gusto niyong gawin sa buhay. Okay? So tapos yung mga pangarap niyo, ituloy niyo lang siya. Katulad ko, napunta ako sa Amerika, naisip ko, kahit hindi ako mayaman doon, pag nagsishopping ako, nakikita ko yung mga school supply, binibili ko kasi naka-sale. Sabi ko, kailangan bilhin ko to. Tapos madadala ko sa Lacandula Elementary School. Kasi ang salitang, pag marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo, malayo ang iyong mararating. Diba? Tama. So ngayon mga kids, tandaan niyo yung mga tips na binigay ko sa inyo. So binigyan ko pa kayo ng ibang tips. So kapag nagsishopping ako dun sa Amerika, nakikita ko yung mga crayons, yung mga notebook, mga pencil, tapos yung mga bag na ang mamahal dito sa Pilipinas, yung mga Patrol Pal, Superman, Barbie, nabibili ko doon ng mura. Hindi ko na nasasabihin sa inyo yung presyo. Pero kaya pa naman ang budget ko. So, bukod doon, syempre meron din ako pinag-aaral ng pamangking ko. So, medyo inaano ko yun, pinatabi-tabi ko yun kapag nakakabili ako ng school supplies para dito sa atin sa Lacandula Elementary School. So, hindi porque tumutulong ako dito sa school, ipinili na nila ako. Hindi sila bumabase sa kung anong halaga at kung ano ang naitulong mo para mapili ka nila dito. Ipinili nila ako dahil may nakita sila kakaiba sa akin, dahil tao sa puso ko ang pagtulong, walang naghikayat sa akin at walang kapalit na anumang posisyon. Dahil ang pagtulong hindi nasa posisyon, hindi nasa yaman at hindi nasa kung anuman ang iyong narating. Pag gusto mong tumulong, kahit mahirap ka, kaya mong tumulong. So kids, tandaan, lahat ng sinabi ko. So ilan taon na kayo ngayon? I'm 45 years old. Sana pag senior citizen ko, isa sa inyo bumalik dito sa Lacandula Elementary School at tumulong kung sino man makapag-abroad sa inyo at maging swerte sa buhay. Balikan nyo ang ating eskwelahan. Hindi naman sinasabi ng eskwelahan na ibigay nyo lahat ng yaman nyo. Siyempre, kailangan din natin tulungan ng ating pamilya. Okay? Kids, yun ang ibibili ko. Ang salitang pagtulong, tao sa puso, at mahalin ng magulang, yun ang numero uno. Okay? Maraming salamat at sana ipasok nyo yan sa inyong kaisipan at sa inyong puso. Ako po ay nagpapasalamat ngayong hapon sa lahat ng mga magulang at sa mga nakarinig sa aking mensahe, kahit wala pa akong kopya, sana itanim ng mga batang ito sa kanilang puso ang aking mensahe at makatulong sa inyo. Yan lang po ang pwede kong ialay. Magandang hapon po sa inyong lahat.